Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Gagawad Butch Serrano, para sa Barangay Tayo. Marami po sa inyo ang nagpadala ng mga mensahe at katanungan kung kailan po ang maipapasa sa Kongreso ang Magna Carta for Barangay Act. At dahil dito, tatalakayin po natin muli ang mahalagang batas na ito at kung ano-ano ang magagawa natin upang isulong ang pagpasa nito. Magandang araw, Butch. Isang karangalan na makasama kayo ngayong araw na ito para sa isang makabuluhang talakayan na makapagbibigay impormasyon upang mapaunlad at mapabuti ang ating mga barangay, lalo na ang mga nananahan dito. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Dumako na po tayo sa ating USEC in Action. At narito po ang ating host, ang ama ng 42,047 barangays, ang matapang at masipag na DILG Undersecretary for Barangay Affairs, USEC Cap Martin Dino. Thank you very much, Lorlyn, ang aking napakagandang co-host ngayon. And of course, ang Kagawad Butch, at siyempre sa 42,047 barangay all over the Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako ay again sumasaludo sa inyong mga ginagawa ngayon. At siyempre, ngayon, mamaya siguro may pag-uusapan tayo tungkol na sa politika. Okay, Kagawad Butch? Maraming salamat po, USEC. Bakit pa natin ay mamaya? At excited na excited po ang mga tao para malaman po, USEC. Kayo ay umaten sa launching ng PDP kahapon sa Kusi Wing. Maaari nyo ba kaming balitaan kung ano nangyari doon sapagkat mukha hong marami hong mga napag-usapan na bagay tungkol po dyan. Yes, alam mo, Yusek, bago ka sumagot ha, linawin lang natin, Butch, kasi itong sinasabi nga natin, next year pa ang eleksyon, pero panahon na ng politika. Nitong mga nakaraang araw, talagang bago pa man magkaroon ng convention na naganap, ang PDP laban, Kusi Faction, yung ibang mga magdedeklara din, nakakandidato, nagsipag-announce na din. Kaya sabi ko nga, politikang umpisa na ng election 2022. Pero bago maganap ang convention na to, sinasabi ang daming mga pinag-usapan. Number one, kailangan bang gawin ang convention na to sa panahon na tayo ay nasa MECQ dito sa Metro Manila? Tama, Yusek. Ang pangalawa, iniiwasan talaga natin na magkaroon ng problema kasi kailangan ipatupad ang ating mga health protocols. Plus, aalamin natin kay Yusek, ano nga ba ang naganap kahapon, first-hand information from him. Yusek, baka naman pwede mo kaming bigyan dyan ng mga scoop na pwede nating i-share sa ating mga kabarangay. Sarap talaga dito pag kami sarili kang bahay, exclusive na exclusive. Dahil ito ang unang-unang interview na kung saan tatalakayin ko yung nangyari kahapon. Okay? Una sa katanungan, bakit itunuloy? Alam nyo ba kung gaano kahigpit ang health protocol? Nagpakuha pa po ako ng, bago ako pumunta ng San Fernando, Pampanga, nagpakuha muna ako ng isang nire-require nila. Testing sa RT-PCR test, no? Pagkatapos noon, dala-dala ko yung result papunta ng Pampanga. Pagdating doon, ang unang procedure, kuha ka ng QR code. Tapos ipapakita mo yon yung result. Pagkatapos noon, bibigyan ka ng code dito sa mask mo. Tapos pupunta ka na naman doon sa kabilang third na kukuhanan ka na naman ng swab test. Mm-hmm. Pagka nakapasa ka dun sa swab test, bibigyan ka na naman ng bowler na kulay white. Pagkatapos nun, bibigyan ka naman dito dinikit dyan. Tapos then, papasok ka, dadaan ka na naman dun sa may mist. Mm-hmm. At tapos then, that's the time, magre-register ka, kukunin mo yung ID mo,
sa PDP Laban kung anong pwesto mo. Pagkatapos, yung convention center bawal kumain. Kaya kumain ka na dun sa labas dahil sa loob hindi pwedeng uminom, hindi pwedeng kumain. Yung convention hall is good, I think, for 4,000 na tao. Pero ang umaten, more or less, nasa 400 lang. Okay, so pasok na pasok siya sa quarantine protocols. Correct. Talagang masasabi mo, Yusek, na talagang sumunod ang pamunuan para ma-ensure. Siyempre, iniisip din natin yung safety ng Correct. Lahat. Maski ikaw yung sa mass gathering. Yes. Oh, dahil yan din ang aming sinusulong halos sa araw-araw. Yan ang aming pinapaalala. At saka siyempre kung ano yun, yung presidente dadating doon, unang-unang implement ng health protocol, siyempre ang Malacañang. Mm-hmm. So ngayon, bakit naman itinuloy pa kahit na signal number 2 o kung ano man yan? Sabi ko nga sa inyo, ang registration o yung pagpapile ng candidacy ay next month na, sa October. Siyempre, kailangan malaman ng PDP Laban kung ano yung mga proseso, yung mga procedure. Pagkatapos, kung sino yung mga bibigyan ng CONA, kung sino yung tatakbo from President, Vice President, Senator. Yes. Tapos down to the Congressman. Pagkatapos, yung mga Governor natin, yung mga bukal. Pagkatapos, Mayor, yung mga City Mayor, Municipal Mayor. City Councilor at yung Municipal Councilor. So, kailangan maging klaro yung mga patakaran ng PDP Laban tungkol dito. Ang akin naman, no, kasi yun ang naging problema, meron daw Kusi Wing at saka Pacquiao Wing. Para sa akin kasi, original PDP Laban ako. Nasasaktan ako pagka ganyan na nangyari. Pero halos taon-taon na yata na every time na magkakaroon ng election, napaka-controversial tagal ng PDP Laban. Kung natatandaan nyo, nung una pa yan, kasi original member ako eh. Uh-huh. Actually, 19 na, kaya nga mahalata ang edad ko ngayon. 1978, ako ang chairman ng Laban dito sa Metro Manila. Kung natatandaan nyo, during that time, nagkaroon ng interim batas ng pambansa na kung saan partido ng Laban ang lumaban sa KBL. Uh-huh. So dito nag-start yan. Sa Mindanao naman, tsaka sa Bisaya, yung PDP. Noong 1983, nagkaroon ng merging, o 82-83. Nagkaroon ng merging dyan at sumikat ang PDP Laban nung namatay si Ninoy. Siyempre, ang nagdala naman ng kaya ang PDP Laban, kapapanganak lang, nagkaroon agad kami ng presidente in the person of Cory Aquino. Uh-huh. Siyang nagdala ng PDP Laban during that time. Pero noon, pagkaupo niyan, yung mga kamag-anak gustong gibain ng PDP na gustong i-dissolve ang PDP para magkaroon ng LDP. Pero hindi kami pumayag, lalo-lalo na kami mga trainer, mga original member, dahil ito lang yung partido na tinatawag natin na alternatibong partido. Why? Hindi ka pwede mag-PDP Laban pag hindi ka dumaan ng basic membership seminar. During our time, 3 days ang basic membership seminar. Ano-ano yan? Meron kami tinatawag na structural analysis. O, bago ka maging member, dapat alam mo kung anong problema sa ekonomiya, politika at kultura. Talagang may awareness lahat Correct. Ng magiging member. Pagkatapos, after that political structural analysis, ang susunod na subject, vision of man in society. Ano ang pananayo ng PDP Laban para maging isang tunay na tao ka? Mm-hmm. Kailangan may dignity. Irerespeto mo yung dignidad. Tapos dito nga pati yung sinasabing ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Kaya dapat mo ba siyang babuyin? Dapat mo pahirapan? No? Tapos siyempre yung basic needs. Ano pang kailangan ng tao? Tapos siyempre sunod dyan, political spectrum. Kasi meron ka economic line at saka political line. So dito, na-identify ang PDP Laban as
democratic socialism. Mm-hmm. Actually, so, maganda nga, Yusek, kasi kung ganyan pala ang naging umpisa ninyo at meron pa kayong mga seminar na kailangan, talagang alam mo, yung mga magiging miyembro na sinasabi naman natin, pag miyembro ka kasi ng isang partido, ikaw yung ano eh, yung public servant or politician in that particular area. Hindi naman natin sinasabi na wala silang mga alam kasi ang ating mga public servant din naman maraming kaalaman, pero it helps kung merong ganyan. Kasi alam mo, Yusek, hindi rin, marami ding hindi nakakaintindi sa barangay. It's good for you to share na sinabi mo nga president, vice president, governor, mayor. So ibig sabihin, sa convention na naganap kahapon, ina-identify na natin lahat kung sino ang mga magre-represent sa partido simula taas hanggang baba para sa susunod na eleksyon. Correct. At saka sila yung mga nandun sa kona ng PDP Laban. Kaya nga kami mga original, o yung tinatawag na original member ng PDP Laban, kami yung laban na laban doon sa mga pumapasok sa partido ng mga trapo. Yung gagamitin lang ang PDP Laban for convenience. Kaya sabi ko nga payag na kami na ilan lang kami, yung ano, pero quality kami. Mm-hmm. Hindi kami quantity. Kaya lang, siyempre, hindi mo maaalis na politika to, may mga nakakapasok sa amin na mga talagang ubod ng trapo. Ibig sabihin, laging scratch my back, I scratch yours. Yung parang ano, transactional politician. Mm-hmm. Kami kasi, kaya makita mo PDP, bakit kaliwa ang pagtaas ng kamay, ang panunumpa, kaliwa ang pagkamay. Naniniwala kami na dapat ang mga member, meron tayong tinatawag na transformational. Ibig sabihin, ang pagsasama natin, dahil sa paniniwala, may prinsipyo kami at merong ideolohiya. Ngayon, kung hindi ka makakasunod doon, you better get out of the party. So yun, at marami pa rin dito sa PDP Laban na hindi nila mayakap yung prinsipyo ng partido. Prinsipyo at ideals ng PDP Laban. Mm-hmm. Na ngayon, Yusek, alam mo, gusto ko sa iyo maitanong ito na I'm sure madami din ang nalilito kasi sinasabi nga natin may Kusi faction, merong Pacquiao. Na dati iisa lang naman, pero ngayon naging dalawa, na syempre mahirap din para sa mga politiko dahil nahahati, partido pa lang, hati na agad, di ba? Pero bukod dyan, giving us the history, sabi mo nga, ikaw ang isa dun sa mga nag-umpisa, pero sabi nitong Senator Coco Pimentel, dapat sila daw talaga kasi ang nag-umpisa ng PDP Laban ay ang tatay niya. Hindi, marami sila dyan. Ang totoo niyan, ang Mindanao. So yan yung panahon mo, Yusek, na sinasabi? Oo, yung sa Mindanao kasi, ang mga talagang original, isa lang si Kanene, si Boti Jose, andyan yan. Yun ang mga talagang pioneer ng kasi si Kanene, siya yung nag-start sa Mindanao, Cagayan de Oro. Tapos may mga tao din nag-start sa Bisaya. Dito naman sa Metro Manila, inumpisahan niya ni Ninoy Aquino, tapos nila Bobit Sanchez. Ito yung mga ano dito. So ngayon, ang PDP Laban, ano yan, para sa akin kasi, hindi kami tumitingin sa personalidad. Wala sa aming Coco Pimentel, Manny Pacquiao, Duterte, wala yan. Ang sa amin, PDP Laban, yung prinsipyo at partido, at saka kung ano, yung sinusunod nating patakaran. So, ako, para sa akin, I hope na magkakasundo din yan. Time will come na mag-heal yung sugat at marirealize ng mga leader na nanakit at yung nasaktan at yung nananakit na ma-realize nila na itong partido na to ay hindi partido ng mga kilalang tao. Ito ay partido ng mamamayan. Mm-hmm. Doon nanggagaling ang aming lakas, ay nanggagaling. Siyempre, kaya nga meron tayong consultative and participatory democracy na naniniwala kami na dapat ang desisyon ng partido ay nanggagaling sa ibaba, hindi galing sa itaas. Kaya lang, sa ngayon, siyempre, pinalalakas natin ang gusto. Kaya nga ako, ang advice ko dyan sa kanila, ang gawin nyo, halimbawa, yung grupo ni Coco Pimentel at saka ni Pacquiao, ni Senator Pacquiao, ang sabi ko noon sa kanila, mag-organize tayo. Mag-organize tayo ng member. Ganon din ang sinasabi ko dito sa grupo, Secretary Cusi, at saka siyempre, I hope na pati si Presidente
as the national chairman of PDP Laban, wag tayong puro pamumulitika. Dapat palakihin natin ang partido. Ipaalam natin sa mamamayan na ito yung alternatibong partido. Pakita natin na iba tayo sa mga traditional politician na walang ginawa kundi makipagkamay. Kaya nga kanan sila eh, transactional. Laging transaksyon. Pati pakikipag-deal sa mga botante, laging transaksyon. Babayaran ko yung boto mo, tapos yun ang tapos na, nananakawang ko naman kayo para bawiin ko yung mga binigay kong pera sa inyo. Yun ang dapat malaman ng ating mga mamamayan. Alam nyo, Yusek, nakakatuwa no, kasi doon sa beginnings ng very colorful at matikas na simula ng Laban noong pong 1978, nandun na pala kayo. I remember a time noong maliit pa ako, may mga kandidato din kami mga kilala, lumaban pa yung Laban Party at nagkaroon pa nga ng noise barrage. Correct, 1973 pa ako dyan. 1978 yun, 73. Nasama ako sa KM ako eh. Pagkatapos ako nilait-lait ako nung pamunuan ng KM. Abay, nagtayo kami ng sarili namin, SDK. Yun na nga, kaya noong 1978, ako yung isa sa naging Laban youth ng Quezon City. Kaya malalim ang aking sa politika. Magkakasama na ho kayo na dating youth din si Herbert Bautista, dating mayor ng Quezon City. KB lang yan. KB. Pero ang kasabayan ko, si Nanilo Tayag. Okay. Okay lang, Yusek. Kasi sinasabi ni Yusek, baka daw makita yung edad niya. Okay lang, Yusek. Alam mo, kahit mag-compute sila ng edad, wala sa looks mo ang edad mo. Yan ang pinaka-importante. Alam mo, two things bago tayo mag-move sa next question, Butch, kasi talagang napaka-interesting na nangyari sa convention ng PDP Laban. So, nag-announce na nga sila na ang sabi nila, it's gonna be Go Duterte tandem. Pero, nag-decline immediately si Senator Bongo. So, meron pa naman tayong labing ilang araw para talaga makapag-finalize ang partido. Pero alam mo, talaga yung habang nanonood ako ng live feed, nakita ko nasa harapan ang ating pinakamamahal na Yusek. Yes. Sabi ko, shucks, ano kaya ang magiging announcement? Yusek, ayoko kitang i-hot seat. Pero ang gusto ko lang sabihin mo, syempre ito ang iyong tahanan. Pag ikaw ay magdedeklara, dito ka unang magsasabi. Alam mo, sabi ko nga eh, ang pagiging destiny yan. Kamukha nito, napunta ako dito sa undersecretary ng DILG, destiny to. Kung baga, si President Duterte, kaya siya naging presidente, destiny niya na yan. Kaya lang, doon sa destiny niya, malaking bahagi ko doon. Dahil kung hindi ako nag-file. Kung hindi ka nag-give way, nag-file for the last day, yes. Kailangan magpalit ng kandidato. So hindi siya natuloy kasi hindi naman siya officially filed. Eh, tama. At saka dito, isa ako sa masisisi pagka naging failure yung kanyang pagiging presidente. Ako ang masisisi dito. Bakit ibinigay mo? Kaya nga sabi ko, hindi ho talaga ako kasali diyan sa plano na yan, no? Talaga lang meron kaming party na sinusunod at nung pinakiusapan ako ni Senator Coco Pimentel. Sinunod ko 'yon dahil time talaga namang nakita naman natin ang pagkukulang nung last administration. Pero ito lang ang idagdag ko sa PDP Laban, meron kaming tinatawag na strategy and tactics. Kasama 'yan sa pinag-aaralan. Paano mo makukuha ang kapangyarihan ng pamahalaan? Marami 'yan through clean and honest election. Tapos meron diyan na limbawa yung ginagawa sa through kudeta. May mga illegal. Kaya lang meron din tinatawag na coalition na kung saan nakikisama ang PDP Laban sa ibang partido na naniniwala din sa mga prinsipyo at programa na ilalahad ng partido. So ako, hindi naman ako okay sa lahat ng mga member namin tsaka yung pero pag sinabi ng partido na ito yung susundin, ito yung susundin kasi nga consultative and participative. Pero marami din diyan sa totoo lang. Ako nakikita ko na ito ba mga sumusunod ba to sa patakaran ng PDP Laban?
hindi lahat ng mga kandidato ng PDP Laban ay talagang masisikmura ako. Alam nyo, Yusek, kami nga, nanunood lang kami sa sidelines, nalulungkot kami sa nangyayari sa PDP Laban dahil nga napakaganda ng sinimulan yan. Pero ganun pa man, ganyan talaga ang dynamics ng politika at marami pang pwedeng mangyari sa loob ng ilang linggo na lang bago mag-file sa October 1. Ako lang naman, isa lang naman ang pangarap ko bago matapos ang, o kumbaga, yung lifetime ko. Dasal ko na magkaroon ng political maturity ang mga Pilipino. Matuto na po tayo. Kasi alam nyo, makakalimutin tayo eh. Nakita na natin na magnanakaw. Nakita na natin na mapagsamantala, abusado. Pero pagdating ng eleksyon, binoboto nyo pa rin. Pag binigyan kayo ng pera, yan masakit. Hindi nyo alam na yung isang araw na sarap, dalawang araw, isang linggong sarap, tatlong taong paghihirap ang ibibigay sa atin ng mga pusakal, ng mga talagang karumaldumal ng mga politiko na to. Magtanda na tayo. Gamitin naman natin yung ating isip na ito ay gumawa ng pang-aabuso sa bayan. Yun lang ang pinapangarap ko, magkaroon tayo ng political maturity ang bawat Pilipino at dito mag-uumpisa yan sa ating istasyon, sa ating programa. At yan ang aking magiging advocacy. At yan na din ang hihilingin ko sa pamunuan ng istasyon na to na turuan natin ang ating mamamayan na pumili ng karapat-dapat dahil ang pinag-uusapan natin dito ay kinabukasan ng lahing Pilipino. Tama na yung mga Xerox copy na mga politiko na ngayon magbabalikan na naman na ilang taon na silang naging congressman, ilang taon na naging senador, ilang taon na naging mayor, pero nandyan pa rin. Puro pagnanakaw ang ginagawa sa mamamayan, kaya lalong naghihirap ang mga mahirap na mga Pilipino. So, yun lang. Yeah, alam mo, pag nadidinig natin si Yusek na nagsasalita na ganito, parang siyempre, nakikita mo, ito pala yung may mga ideas at may mga prinsipyo. Pero wala pa po siyang dinideklara. Meron pa po tayong tatlong linggo bago mag-start ang filing of candidacy for the national elections for next year. So, ituloy po natin ang discussion. Pero magbabalik po kami, babalik po ang Yusek in Action sa susunod na pag-uusapan po natin ang Magna Carta for Barangays Act. Ano nga po ba ang status nito sa Kongreso? So, at ano ang mga hakbang na magagawa natin para ito ay maipasa na sa Kongreso ngayong taong ito? Abangan po natin yan sa Information Desk. Dito lang po sa Barangay Tayo.